Hi guys, good morning. So this is me, Aileen. I've been in the financial industry for almost 6 years, going to 7 years this March 2024. And right now, this is my first vlog for the year, no? So palakpakan nyo naman ako for, paano yun? Parang bumalik kasi ako for vlogging, no? And ngayon, ituturo ko lang sa inyo. Or yung mga questions in your mind right now if you want to become an insurance advisor or insurance agent, no, from the big insurance companies here in the Philippines. So, simulan na natin. So, yung first question na nandito is, gaano ba kahirap yung pagiging financial advisor or yung pagiging insurance agent dito sa Pilipinas, no? Actually, guys, if sasabihin ko sa lahat sa inyo yung hirap na naranasan ko for my 6 years in experience in the insurance industry, no, hindi talaga siya madali. So, actually, ako yung isang tao na I just know na meron papupulutan ng aral or kaya kong makapagbigay ng oras sa isang bagay na gustong-gusto ko. That's why inaral ko yung pagiging insurance agent and insurance professional dito sa Pilipinas. And syempre, hindi naman lahat ng trabaho or business is madali, di ba? So, para ka napunta into a self-employed na work kung saan sarili mo yung oras mo. Pero syempre, dahil sarili mo yung oras mo, wala kang boss, di ba? Yung boss mo, yung kalendaryo mo, yung boss mo, yung appointment mo. Yung boss mo is kung saan ka pupunta, which is ikaw talaga. So, at the end of the day, ikaw din yung magdidikta kung saan ka pupunta and kung saan mo gustong pumunta. Either na may mga pagkakataon sa buhay mo na gusto mong sumuko, pero at the end of the day, dahil meron kang mission to really serve to other people, the value of insurance, the value of investment to them, the value of savings, the value of emergency funds, no? Magpapatuloy ka kasi nandun yung mission. Ang kagandahan is, even if insurance advisor ka, kumikita ka by providing them a good recommendation to get life insurance. And yung pangalawa is, nakakatulong ka pa. And syempre, at the end of the day, no, ikaw lang din yung pupuntahan nila kapag, ayun na nga, di ba, may nangyaring hindi natin inaasahan. Like, for example, na-hospital sila, kailangan nila mag-claim for hospital income benefit. Or maybe nagkaroon sila ng critical illness na hindi natin malaman, no, na dumating na lang. Or maybe untimely death, hindi mo nalaman na yung isa mong naging kliyente is nabangungot pala, tapos may insurance sa sayo. Or maybe yung isa na aksidente. That's why, ganun kahalaga na dapat minamahal mo yung trabaho mo being an insurance advisor or being an insurance agent here in the industry of in the Philippines. Why? Kasi tayo lang makakapagbigay ng peace of mind, tayo lang makakapagbigay ng cheque kapag nangailangan sila. And tayo lang din yung kailangan nilang puntahan every time na kailangan nila ng pera. So that's why hindi ako nag-stop. Maybe naglaylo ako. Kasi nga, na-reject ako or maybe may pinagdaanan ako, no, personally. Pero at the end of the day, andito pa rin ako to really serve my client, to really serve my purpose here on earth. So, yon. Sige, for the second question, yung question dito is, ano ba yung mga requirements to become an insurance agent or insurance professional here in the Philippines? Actually, sa pagiging insurance advisor, no, kailangan pumili ka ng isa sa mga malalaking insurance company here in the Philippines kasi we have licenses. Yung license are regulated by the Insurance Commission. So, yung Insurance Commission, sila yung naglilisensya sa atin and kailangan makapasa ka doon. Kapag hindi ka nakapasa sa license, no, from the Insurance Commission, hindi ka rin pwedeng maging insurance professionals here. And, syempre, para makakuha ka or makapagkaroon ka ng lisensya sa pagiging insurance professional, kailangan meron kang company for you to represent. And, syempre ako, pinili ko yung pinakamalaking insurance company, which is yung kauna-unahan na life insurance company here in the Philippines. Nagsisimula sa S. And, kulay dilaw siya. Kita nyo naman yung upuan ko, di ba? And, right now, no, I'm a unit manager of that insurance company. And, ngayon, we are hiring professionals.
Why professionals? Because this job is not easy, no? Hindi siya madali actually. So, ang ginagawa namin is kailangan namin ng mga insurance professionals na kailangan makapasa sa license for you to become an insurance advisor. And syempre, asikasuhin yung mga requirements like yung NBI, di ba? Like yung SSS, TIN, ganyan. Kung nag-apply ka sa work, parang ganun din sa pag-apply being an insurance advisor. And syempre, this is sales. That's why kailangan mag-training ka in terms of sales, no, and marketing. Kasi dalawa yan eh. Kailangan 2-in-1 yan. Kapag nasa sales ka, dapat magaling ka din sa marketing. Hindi pwedeng magaling ka lang sa marketing tapos hindi ka marunong sa sales. Hindi ka marunong mag-close. Or magaling ka nga sa sales, marunong ka mag-close, di ba? Pero hindi mo ma-market yung sarili mo. So that's why you really need to train yourself, no? For you to become a good marketer and a good salesperson because this business is sales. No, we need numbers, di ba? Kailangan ma-meet mo yung mga validation requirement. Kasi kung hindi, mawawala ka sa industry na to. Dito sa industry na to, you have to make sure na kailangan mo tumagal. Bakit? Kasi in this industry, matira mayaman. The more na tumatagal ka, the more na yumayaman ka. Diba? Hindi ko sinasabing mayaman pa ako. Digital, no? Numbers game, wala pa. Pero I know in the future, padating tayo doon. Kasi nasisimulan ko na siya. Bakit mo rin kailangan tumagal sa industry na to? Kasi kawawa naman yung mga clients mo, di ba? Sasabihin mo sa kanila na magtatagal ka noong time na kinlose mo sila. Pero at the end of the day, hindi mo nagawa, o di ba? Syempre, hindi naman mawawala yung insurance, no? Kasi they are regulated by the insurance commission. Pero at the end of the day, di ba? Andun yung tiwala na binigay nila sa'yo. So, that's why kailangan mong tumagal sa industry na to. And syempre, andun lagi yung mission to serve. Hindi pwedeng pera-pera lang. Kasi kapag inisip mo yung pera-pera, no, hindi din siya dadating sa'yo. So, makikita agad ng clients mo na pera yung tingin niya sa'yo. So, that's why hindi mo makaklose yung sale. So, dito sa business na to, kailangan dun ka muna sa mission kasi para magkaroon ka ng commission. Ayan. So, yung third question natin is, ano yung probability na tumagal ka sa industry ng insurance? Actually, sa industry ng insurance, no, mostly 20% yung nare-retain. So, for example, sa 20,000 na insurance advisor, insurance agent, no, 20% lang doon yung nare-retain, which is nakakahit ng validation, and mostly, di ba, yung 20% na yun lang din yung nag-award, di ba? The other 30%, sila yung mga 50-50 person, no? Nahit lang nila yung validation requirement, pero hindi sila nag-award. And the other 50 is, hindi talaga nag-work. So, yung 50 na yun, inaalis na nila. So, meaning, mawala ka rin ng license kapag hindi mo nahit yung validation requirement. So, that's why you have to treat this profession as a business, and you have to treat this profession as your own business. Kasi pag hindi ka gumastos, wala ding babalik sa'yo. So, ito yung business na hindi mo kailangan mag-hire ng maraming tao for you to earn million. Hindi mo rin kailangan mag-hire ng maraming logistics for you to create millions, no? Pero, di ba, this business is, ito yung business na konti yung naging capital mo, pero yung balik sa'yo, more than 100% pa. Diba? Nang wala pang isang taon. Kung tatrabahuin mo lang talaga siya. Kasi nga, hindi ko iniisip dito na nagtatrabaho ako eh. Iniisip ko is, paano ako makakatulong sa isa sa mga clients ko on how to grow their money, how to invest their money, how to manage their money, and how to protect their money. Kasi yun naman yung apat na kailangan nating tandaan if you will become an insurance advisor. Ulit, how to grow their money, how to invest their money, how to manage their money, and how to protect their money. So, yung apat na yun is, yun yung tinuturo namin being an insurance advisor or insurance agent sa kanila. Siyempre, hindi naman pwede na mag-grow lang yung pera nila. Kailangan ma-protect din. And protection comes with insurance and comes with peace of mind. So,
That's all, guys. I know nakakatatlong questions na tayo. Pero if you have any other questions, no, just let me know. Sagutin natin yan dito sa channel ko. So yeah, goodbye!